Hello mga chong! Nandito naman kayo sa aking YouTube channel, Boholian Farmers Rhapsody. So here we go again. So alam ko na alam nyo kung bakit tayo na parito. So nabasa nyo naman po sa aking YouTube or sa ating title na ang video na ating gagawin ngayon ay magkukumpara tayo ng dalawang chemicals na madalas nating ginagamit sa ating mga halaman. So sa dalawang chemicals na to, dito natin malalaman kung anong klaseng chemicals ang ating bilhin kung may kaunting budget lang po tayo sa ating bulsa. So para po hindi masayang ang ating pera na ibinili kasi itong dalawang klaseng chemicals na kasi ito, meron po kasi silang specific crop or inirecommend na halaman or tanim kung ano yung kung saan sila effective. So yun po, dito natin malalaman at iba pa. And then bago pa po natin simulan ng ating video na to, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel. Click the bell button na rin para updated ka sa aking next video na i-upload. And then kung nagustuhan mo ito, mag-like ka naman at mag-comment ka kung meron ka pang idagdag sa video na ito. So without further ado, wala nang chichiburichi pa. Let's go! Okay, here we go again. So ang dalawang chemicals na ating i-review o ang ating ikukumpara ngayon ay walang iba kundi ang una ang bushwhack at saka ang pangalawa ay ang karate. Ito, karate. So itong dalawang chemicals na ito, may video ako na for karate lang at saka may video din ako na sa nakarang video ko, mayroon din akong bushwhack. So, itong video na to, ikumpara natin itong dalawa. Kung ano yung magkakapariya sa kanila, kung ano yung crop na wala sa isang chemicals, at mayroon sa isang chemicals na ito. So, wag nyo pong i-skip ito para po, kung may, sabi ko kanina, kung may kaunti kayong budget, at least alam nyo kung ano yung chemicals o alin sa dalawa ang kailangan nyong bilhin. So, atin nang sisimulan. Okay. First thing na ating dapat nating malaman ay kung registered ba ito sa Philippine Authority. So ito po ay registered both sa Fertilizer and Pesticide Authority. So hindi po ito illegal dahil ito po ay registered. And then yun po ang unang makakapariya sa kanila. So magkakapariho muna natin ang ating unahin. And then, they are both also for insect and for pest. So, insecticide and for pesticide. Both. They are also liquid chemicals. Also, they are both contact. When we say contact, sinabi ko na noon sa nakaraang video ko, yung contact, kapag in-spray mo ito diretso sa iyong halaman at may mga insekto pa na dumapo doon, maaaring mamatay diretso ang mga insect o mga peste na dumapo sa iyong halaman kung first time nyo pong nag-apply ng ganitong chemicals. Kasi hindi pa po na-immune yung peste o yung insekto na yon at nanibago po sa kanilang pakiramdam. So, maaaring mamatay sila. Yun po, kasi bago pa po sa kanila. Yun po ang magkakapariha. And then, next thing is that crops na magkakapariha sila. Or, unahin ko muna kung ano yung crops na inirecommend dito sa karate. So, babasahin ko. Makinig. So, ang crops na inirecommend dito sa karate for pest control ay ang crops na rice, mango, tomato, onion, mung bean, corn, tabako, cotton, cacao at saka watermelon. So yun po yung mga crops na inirecommend dito sa karate na pwedeng mamatay diretso yung mga insect na dumadapo noon. So ano bang kadalasan ang mga insect o mga pests na dumadapo dito sa mga halamang ito? Kadalasan po ay ang mga green leaf hoppers, rice bugs, worms, thrips, at saka aphids. Yun po ang kadalasan na dumapo sa ating halaman. So yun po yung mga crops na inirecommend po sa karate. So dito na naman tayo sa bushwhack.
Sa bushwhack naman, ang crop na inirecommend nila na maaring mamatay agad ang mga peste o insekto ay ang crops na rice, mango, cabbage, watermelon, beans, tomato, tabako, cotton, corn, onion, at saka banana. So, yun po yung mga crops. So, ano naman ang mga insect o mga pest na kadalasan dumadapo sa ating halaman na ginagamitan dito sa thrips, sa bushwhack? Yun po ay ang mga armyworms, rice bugs, thrips, aphids. Yun po yung mga kadalasan mga insekto eh. Yun po kadalasan na sumisira sa ating halaman. So, yun po ang mga crops. So, yun po ang mga crops na inirecommend nila na maaring mamatay or maaring yung applyan dito sa every chemicals na ito. So, alam nyo na kung may kaunti lang kayong budget, alam nyo na kung ano yung klaseng chemicals ang bibilhin ninyo sa nitong dalawang ito. Diba? Kasi, yun sabi ko kanina, may mga crops na wala sa isa na meron sa isa. So, anong mga crops iyon? So, dito muna tayo sa bushwhack. So, sa bushwhack, ang crops na wala doon sa karati, hindi binanggit, ay ang cabbage at saka banana. So, ano ba yung mga sakit? Oh, so, yun yung mga crops. So, ano ba yung mga sakit na kadalasan dumadapo sa cabbage at saka banana? Yung kadalasan dumadapo ay yung mga sucking insects. Yun po mga sucking insects. When we say sucking insects, yung mga chewing insects, yung mga worm, thrips, yung leaf hoppers, yun po. Kasi itong bushwhack, yun po sa bushwhack ha, kasi itong bushwhack ay nagpo-focus po sa insecticide. They are both insecticide and pesticide, pero para sa akin, nagpo-focus po ito sa insecticide, which is maganda. Kasi yung insecticide, para sa akin, sa base lang sa kaalaman ko, yung insecticide, makukontrol pa po natin. Unlike po sa pest or sa peste, mahirap na po natin i-control. Kaya, kung may nadapuan na po yung mga halaman natin, mas mainam na tirahan natin agad. Ayun po ang crops na meron sa bushwhack na wala sa karate. Dito naman tayo sa karate, crops sa karate na wala sa bushwhack. Yun po yung cacao. Hindi ako familiar kung ano talaga yung mga insekto o mga pest na dumadapo sa cacao, pero para sa akin, kadalasan sa cacao is yung pagka-yellowish at yung parang magaspang yung dahon, which is sign for nandun na po yung thrips. So kadalasan yun po yung cacao. So hindi po tayo kailangan mabalaka or ano ba yun sa Tagalog, kasi nandito na po itong chemicals na ito. So yun po yung mga crops na wala sa isa na meron sa isa. Yun po. And then ano pa ba ang dapat nating kailangan? Ito. So para sa akin, mas naunang ito ang pinaka-importante para sa akin. Para sa akin mas naunang nakilala itong karate kaysa sa bushwhack. Kasi para sa akin baguhan itong bushwhack. Pero ang advantage, kapag bago ang isang chemicals, hindi pa po in Bisaya nakadasmag ang mga insekto o mga peste. Parang bago sa kanila. Sabi ko kanina, kapag bago, madaling mamatay sila. Unlike kung luma na, kung nakaraan ito o how many decades, how many years na itong na-implement, maaaring na-immune na po yung mga insekto na meron na po silang power nga mo adapt or kaya ko na itong i-adapt. So hindi na ako mamamatay. Yun yung disadvantage kapag luma na yung isang chemicals. Pero sa conclusion kong itong dalawang video na to, mas maganda itong dalawa ay gagamitin. Both these two you're going to use it. Epektibo po ito. Let's say epektibo po ito kasi for example today nag-spray ako ng karate. Sa count 3 days gagamitan ko naman ito ng bushwhack, which is mas maganda kasi alternate ngayon karate, susunod na araw bushwhack. And then for the third time nga mag-spray ako, iba kasi ako kapag i-mix ko itong dalawa.
Yes, i-mix ko itong dalawa para maiiba naman yung timpla. Hindi po magiging immune po yun. Hindi mai-immune yung mga insekto at mga peste. So yun po ang pinaka-importante, yung cycling. So yun po ang importante, yung alternate na pag-spray. So ayun po lang ang ating short video, kasi summarize na lang in other terms, summarize na po ito sa nakaraang video na ginawa ko by bye 111. So yun lamang po, I hope may natutunan kayo kahit kaunting kaalaman lamang. At kung meron kayong maidagdag, please comment down. And then kung nagustuhan nyo, like and don't forget to subscribe to my YouTube channel. At isa lang ang akong ikabilin in Visaya, ang magkugi makani. Salamat sa pagpanood, I love you.